ayusin buhay mo. Ayusin ang buhay ko? Ginulo mo nga eh. Dahil sa'yo at dyan sa kumpanya mo, namatay ang kapatid ko. Madam, may dati kang kaibigan na bumabalik. Di ba binayaran na kita para hindi mo na kami istorbuhin? Dodoblihin ko na lang ulit kung ano man ang binayad sa'yo ni Miranda. Kung kayong dalawa ang magkatrainer sa akin, tanggal kayo agad. I would fire you on the spot. Ang ibang gusto si Kevin, kundi magkasundo kayo mag-ina. Ayaw mo bang matupad ang kagustuhan ng kapatid mo ngayon? Hindi ko siya ina. Hindi ko siya kamag-ano. Kung gusto mong turuan ang pagpapatawad ng mga anak mo, dapat matuto ka rin magpatawad. Buhay pa ang nanay mo. Matagal ko nang alam na buhay ang nanay ko. At alam ko rin kung nasan siya. But as I've always said, wala na akong pakialam sa kanya. Alam mo ang buhay ng nanay mo? Paano mo nalaman? And if you knew, bakit hindi mo siya pinuntahan? It's a long story, Leo. Oh, don't give me that, Anna. Ang tagal kong itinago itong sikretong ito. Pagkatapos ngayon, sasabihin mo sa akin, alam mo palang buhay siya. Hindi pwedeng hindi ka magpuwento ng detalye. You really won't let me get away with this one, won't you, attorney? No. That was around the time na ginawa ko yung will ko. My company was very successful. I had everything I wanted. Kakatanggap ko pala ng isang international award for business excellence or something. It was the height of my career. I should have been happy. Pero pagkatapos ng lahat ng awards, wala akong kasama. Yung ibang awardees may pinag-alaya ng success nila. Asawa, anak, kulang. Pero ako, sarili ko lang ang pinaglaanan ng lahat. Noon ako nagtanong, kung makakabalik kaya ako sa nakaraan. And if I could do things differently, iibahin ko kaya ang buhay ko. Naisip ko ang anak ko. Nasaan na kaya siya? Hindi ko na malayan na nagsusulat na pala ako ng last will ko. I don't know what came over me. For some reason, naisip ko na kung mamamatay ako ngayon, I want my company to go to someone who deserved it. And who deserves it more than my own child. Pagkatapos nun, naisip ko ang daddy ko. Gusto kong ipagmalaki sa kanya ang award ko. Ang bunga ng matagal niyang pag-train sa akin para maging successful. Pero wala akong nakuhang satisfaction sa pagpunta ko sa kanya. Noon ko naisipang ipahanap ang nanay ko. Sabi ni Dad, iniwanan kami ni Mommy for another man. Kaya una kong pinahanap yung lalaking yun. But instead, natuklasan ko na buhay pa pala ang nanay ko. Nagsinungaling sa akin si Dad. Pinintahan ko ang bahay ng nanay ko. At baka sakaling makita ko man lang kung paano na ang buhay niya. O kaya makausap siya, maitanong kung bakit hindi niya ako binalikan. Bakit hindi man lang siya sumilip sa akin noong mga taon na lumalaki ako sa piling ni Daddy. At nakita ko kung bakit. Dahil hindi niya na ako kailangan. May iba na nga siyang pamilya. Isang mabait na asawa. Maganda at matalino anak. May kapalit na kami ni Daddy sa buhay niya. Noon ko nalaman na tama pala ang mga desisyon ko. Na mas mabuti pang hindi ka umasa sa ibang tao para sa kaligayahan mo. Na mas mabuti pang mag-isa. Sumama ang loob ko kay Dad nung umpisa dahil hanggang sa huling sandali ng buhay niya, nagsinungaling siya sa akin. Hindi niya sinabi sa akin na buhay pala ang nanay ko.
Pero nung huli, naiintindihan ko rin siya. Hinihila niya akong protektahan. Iniwas niya ako sa sama ng loob na alam niyang mararamdaman ko pag nalaman ko yung katotohanan. Eh, yung nanay mo, how do you feel towards her? At that time, mas nasaktan ako sa nanay ko. Hindi maalis sa isip ko yung mga tanong. Paano niya nagawang kalimutan ako? Bakit niya kami iniwan? Kaya kinalimutan ko siya. Pinatay ko siya sa puso ko. Kaya wala siyang kwentang ina. Kahit kailan, hindi ko siya mapapatawad. O edi, wala ka rin pinag-iba sa anak mo. Hindi mo rin mapatawad ang sarili mong ina. Ang pagkakaiba namin, ang nanay ko, kahit kailan, hindi humingi ng tawad sa akin. But that doesn't matter anymore now. Hindi na importante sa akin. I guess, hindi na importante sa amin ang isa't isa. But it is important, Anna. Sabi mo nga, pinababa ka uli dito sa lupa para mabigyan ka ng pagkakataong maituwid mo ang lahat ng mga pagkakamali mo. Well, it looks to me like this is your opportunity to find peace. Bago ka umakyat uli ng langit. But how can you find peace with your daughter? Kung ikaw sa sarili mo, hindi mo matagpuan ito. Paano kang patatawarin ang anak mo kung ikaw mismo ayaw mong magpatawad? Paano kang patatawarin ang anak mo kung ikaw mismo ayaw mong magpatawad? Oh. Hindi ka po ba inaantok? Nene, ano ba ang iniisip mo? Gusto mo bang ipaghili kita, Nene? Lola, matanda na po ko. Mukha lang po akong bata pero matanda na po talaga ako. Huwag niyo na po akong tawagin, Nene. Mas matanda kaysa sa akin? Ay, hindi naman po sa ganun. Oo, ay ganun naman pala eh. Eh gusto mong ipaghili kita, Nene? Salamat na lang po. Eh ano bang iniisip mo kasi? Ang anak mo? Ang nanay ko po. Ah, ganun ba? Eh kasi nung isang araw eh, ang iniisip mo eh, ang problema mo sa anak mo. Ngayon pala eh, ang problema mo sa nanay mo. Ah, marahil eh, may koneksyon ang problema mo sa isa't isa. Ano pong ibig niyo sabihin, Lola? Oo eh, hindi ba? Nanay ka ng anak mo. At anak ka ng nanay mo. Well, thank you for stating the obvious, Lola. Wait, let me explain. Kadalasan kasi, kung anong klaseng nanay mo, ay ganun ka rin klaseng ina sa anak mo. Maunawaan mo ang problema mo sa anak mo kung maunawaan mo ang problema mo sa nanay mo. At kung mahahanap mo ang solusyon sa problema mo sa nanay mo, ay mahahanap mo rin ang solusyon sa problema mo sa anak mo. Understand? Oh, sige na nga. Matulog ka na, ha? Sumunod ka na lang, ha? Sige ho, Lola. Susunod na lang ho ako.
Dahan lang ho. Ay, naku. Bruce, stupid! Bruce! Gising na! Stupid! Uy, gising na! Ano ba? Aga-aga pa eh. Bruce, stupid! Ano ba? Gumising na kayo. Pupuntahan natin nanay ko. Okay. Sabihin mo lang kung saan sementeryo nakalibing yung nanay mo at pupuntahan natin yung mamaya pagising namin. Bruce, buhay pa ang nanay ko. Buhay pa? This is crazy! Pwede ba? Huwag na kayong maraming tanong. Sumunod na lang kayo sa akin. At bakit? Kasama rin yan sa trabaho niyo. Diyan ka mali, madam, ha? Nag-resign na kami. Tinutulungan ka lang namin kasi nanay ka ni Sophia. Okay? Okay, sorry. Pasensya na. Bruce, nakikiusap ako. Baka ito na yung paraan para magkapati kami ni Sophia. Sige na, nakikiusap ako, Bruce. 5 minutes. Tinan ko lang kung makakabalik pa ako sa panaginip. Bruce! Lola! Hinahanap ng bata ang nanay niya. Samahan niyo siya. Opo, Lola. Ito na kasi. Please, lika na. Lika na. Pira ka na. Tara. Ito na, Lola. Nag-aayos na kami, oh. Salamat, Lola. Walang anuman, Nene. Ano lang balita? Any new update sa paghahanap mo sa pinsan ko? Jessica, wala pang bagong update. Di ba sinabi ko naman sa'yo, we'll let you know pag meron na kaming bagong balita. I'm losing patience, Bobby. Inaabot ng patatagal-tagal tong hanapan na to. Please bear with us a little longer, Jessica. Makakahanap din kami ng bagong lead. Whatever you're doing, do it faster. I'm your boss and I'm telling you to do it faster. Look, Jessica, kung di ka na makapaghintay, di ikaw maghanap. And you don't talk to me like that. I'm the owner of this company. Yes, you own it, Jessica. But I run this company. Kailangan mo ko dahil hindi ka marunong magpatanggol nito negosyo to. At ngayon, kailangan mo kami para hanapin ang pinsan mo na pwede na umago na kayamanan mo. Kaya unless you want to fight yourself and molest yourself, show us some goddamn respect! This isn't over, Bobby! Huh? Not while Jessica is still the owner of this company. Hindi na magtatagal ang pagmamay-ari niya dito sa toy company. Not if I get my hands on Trisha Manassas first. What do you mean? I'm saying kapag nakita natin ang tagapagmana ni Madam Ana, gagawin ko lahat para mailipat sa ating dalawa ang kumpanya at hindi kay Jessica. I see. I like that. Mapupunta sa'yo lahat-lahat ng pinaghirapan mo. Everything that you deserve. Yes. At kapag nangyari yun, I'll have Jessica Cruz kicked out of this building for good. Congratulations to the new owner of the toy company. Owners. Owners. You and me. Madam! Ano bang plano mo? Ano bang mission natin dito? Hanapin ang kapatawaran sa sarili ko. Yung bahagi ko na kayang magpatawad sa napakalaking kasalanan. Kapatawaran? Madam, madali lang yun. Mag-sorry ka. Pag pinatawad ka, yun na yun. Yan ka na naman eh. Oh. Hindi ka nakikinig eh. Ang sabi niya, may kasalanan siya sa sarili niya. So, ibig sabihin nun, yung sarili niya ginawa niya ng kasalanan. Kaya, hingi siya ng tawad sa sarili niya. Labo nun eh. Paano yun? Magso-sorry ka sa sarili mo? Oo. Oh, parang gano'n na lang nga yun. Eh, paano gano'n? Kunyari, sasabihin mo, sorry madam. Tapos sasabihin niya sa sarili niya, okay lang, madam, pinapatawad kita. Ganun lang yun eh. Hindi mo naintindihan yun? Tapos, eh... Alam nyo, dapat kasi hindi na ako kumikibo eh. Naintindihan mo na.
Tapos magsosorry ka. Oo. Ito ba, madam? Ito ba yung bahay ng nanay mo? Ano pang hinihintay natin dito? Pasok na! Tsaka na lang kaya tayo bumalik. Mukha kasing walang tao eh. Malamang, madam, mukhang walang tao. Andito tayo sa labas eh. Subukan kaya natin pumasok, di ba? Liga, kakatok tayo, madam. Liga. O ano na naman ang problema? Nagbago na ang isip ko. Tsaka na lang tayo bumalik kapag sigurado na tayo na may tao nga sa loob. Sounds family, pinsan. Alam mo, ganyan din yan yung ayaw niyang hanapin yung anak niya. Oo nga. Ang daming dahilan. Sabi nga nila, kung ayaw, maraming dahilan. Kung gusto, maraming paraan. Ito ang isang paraan. Ali, dito! Bruce, let me go! Bruce, ande? Tawan mo ko! De- Bruce, let me go! Ay, sige na, madam. Puntahan mo na yung nanay mo. I don't think na ito yung tamang panahon para gawin ito. Let's just do it some other time. Hindi. Madam. Nagpapalusot ka na naman eh. Di ba ang usapan natin, kakausapin mo yung nanay mo? Look, kinalimutan na niya ako, di ba? I don't even think she knows na namatay na ako. Obviously, wala siyang pakialam sa akin. I mean, look at them. Tahimik na ang buhay nila. They look very happy. Baka maging kasalanan ko pa kung guluhin ko sila. The last time I did that, it didn't go very well. Tignan mo yung nangyari sa amin, Ms. Fia. Pero madam, kaya mo nga gagawin yan, di ba? Para patawarin ka ni Pinsan. Walang kinalaman ang kasalanan ko kay Sofia sa kasalanan ng nanay ko sa akin. Yung pagpapatawad sa akin ni Sofia, hindi ko makukuha sa pagpapatawad ko sa nanay ko. Sa dami at bigat ng ebidensya nila laban sa'yo, mahihirapan tayong lumaban sa korte. Ang pinaka-best bet natin ngayon ay ang pag-amin mo sa lahat ng pinapalatan nila sa'yo. Teka lang, attorney. Kung aaminin niya, di makukulong siya. Makukulong ang anak ko? Ganun na nga po. Pero, mas malaki ang tsansa natin na pinakamababang sentensya ang ibibigay sa kanya. At the same time, mababa lang ang multa na ibabayad natin. May tsansa? Ibig sabihin, hindi pa sigurado yun? Depende pa rin po kasi sa judge kung anong parusa na ibibigay sa kanya. Pero, pwede natin i-stress na ang pagpapagamot ng kapatid niya, si Kevin, ang siyang dahilan kung bakit siya nagpanggap. Teka, attorney, ang sinasabi mo na gagamitin natin si Kevin para kaawaan ako at mapababa yung sentensya ko? Ay, hindi ganun. Hindi ko idadamay ang kapatid ko para lang maabswelto ko o mapababa yung parusa ko. Kung may kasalanan ako, eh, handa akong pagbayaran. Attorney, baka pwede ko munang kausapin sina Sofia. Okay, sige. Excuse me. Thank you. Sofia, I think you should consider ang pag-amin na ikaw ang tagapagmana ni Madam is the surest way na makakaiwas ka sa pagkakagulong. Tama si Bart, anak. Kung ikaw ang tagapagmana ng kumpanya ni Anna, may aatras ang kaso mo. Ikaw ang magmamay-ari ng kumpanyang magdedemanda sa iyo. Yes. Good morning. I came as soon as I got the call.
Ano ba ang atin? Leo, we need to talk. Attorney, madam, iwan ko na muna kayo dito. Samahan ko lang si Jopet sa owner. Come, Anna. Anna, what's wrong? Pinuntahan ko siya, nanay ko. Nakausapin ko sana siya. Susubukan ko sana siyang patawarin. Sa tulad ng sinabi mo, baka kailangan kong magpatawad bago ako mapatawad. Hindi mo siya kinausap? When I saw her today, I just realized that I still don't have any feelings for her. Walang galit, walang sama ng loob. I guess I've moved on from this. Baka matagal ko na siya napatawad. Or maybe you're afraid of confronting it. Natatakot kang harapin siya dahil natatakot kang harapin ang katotohanan. Ayaw mo siyang makausap dahil natatakot kang malaman ang tunay na nararamdaman mo. No, Leo. Hindi ka nakikinig sa sinasabi ko. I hear you, Anna. I can hear what you're saying. But how about you? Are you listening to what your heart is really saying? I think I better go bago kung sana naman mapunta ang usapan. Anna, wait. I need you to sign something. What is this? That is a sworn statement by you na si Sofia Delgado at ang anak mong si Tricia ay iisa. Palalabasin natin yan ginawa mo nung bago ka mamatay. That way, madadali ang transfer of assets mo kay Sofia. You're still the best lawyer in the business, Leo. You think of everything. Not everything. Because if I did, maiisip ko sana kung paano kong kukumbinsihin si Sofia na tanggapin ang mana niya. You've done more than enough, Leo. I'll see you. Anna, you know, I really do hope na magkausap kayo ng nanay mo. Because, aminin mo man o hindi, you have to resolve your issues with her. She might have done you wrong, pero lahat naman tayo nagkakamali. Kahit mga magulang, you of all people should understand that. Alam mo, maswerte ka nga eh. Pinabalik ka rito sa lupa uli para maituwid ang mga pagkakamali mo. Anong malay mo? Baka kaya nga pinabalik dito para bukod sa makahingi ka ng tawad, magpatawad ka rin. Kung tatanggapin ko yung kumpanya, marami na tayong pera, hindi pa ako makukulong. Malakas sa kutob ko na alam na ni Attorney Fanasher kung nasaan ang anak ni Madam. Dahil kilala niya kung sino to. You're lying to us. Sabihin niyo na sa akin kung ano nalalaman niyo tungkol sa nangyayari. You want the truth? I'll give you the truth. Ganun na lang yun. Susukuan mo na lang yung nanay mo. Bakit hindi siya lumapit sa akin kahit minsan? Tanggat di mo siya kinakausap, hindi mo malalaman yung sagot. Gusto kong malaman kung bakit mo ako iniwan. Anna. Yes, it's me. Ako si Anna. Ang sakit niya. Colon cancer. Stage 4. She has only a few months to live.